Subukan nilang iwasan ako yan sa kasama ko sila. Subukan nila ngayon ang sarap balikan ng isang taong dati kang pinaghihinala ang iskam tapos naka-sports car ka na. The harder the battle, the sweeter the victory. Yes! Totoo, challenging ko negosyo ito. Maaaring pag sumali ka, iisipin kung ano-ano sa'yo. Mare-reject ka hanggang ngayon ka, nare-reject pa rin ako. Ganyan na nga sa sakin, nare-reject ka pa. Wow! Pero tandaan nyo, huwag lang kayong titigil, meron at meron maniniwala sa inyo. Yes! Diba? Meron at meron, imposible kung wala eh. Hindi ba? Hayaan mo sila. Ito buhay ko nung araw, no? That's entertainment. Kapag Friday group, entertainment. Lagi sinasabi ka na sa pagkita. Mura sa pagkita nung araw, ang dami sa akin, nagbumukha ka rin. Dunita, kagrupo ko sa Friday group, si Piyo Lapaskwan, kagrupo ko sa Friday group, ng That's Entertainment. Buhay namin natin. Fans na naghihintay pagkatas ng show namin. Kuya Jeff, sa maamahan namin sa showbiz, patay na. Dahil sa sakit. Siguro ko na kagamit ang produkto ng Jay-Z. Inire-recruit ko ayaw eh! Ito po naka-virgin sa akin, yung babae na. Wow! Siya ang talagang unang nakatikim. Siya ang unang nakatikim! Dahil aking pagmamahal. Ito pa isa. Mahira, mahira, mahira ang maging pogi. May alam, dalawa lang yan, mahirap ang maging pogi. Mahirap din maging pogi. Maging pogi, mahirap din maging pogi. Tama kayo na tawa. Sige, mga kaibigan, hindi ko magano na. Isa sa mga matalik ko kaibigan, patay na rin. Anthony Alonso, patay na rin. What's my point? Wala rin ang laman mo. Kaya ngayon, hindi nyo napansin ang dami-dami mga gym na nag-uusubungan. Ang mamahal ng enrollment, pero pinapatulan. Kasi ang problema ng mga taong pinanganak na mayaman, marami ng pera, paano mahabahin ang buhay nila para ma-enjoy nila yung pera na meron sila. Ang maganda sa JC, inuna namin ang produkto. Ngayon, susunod namin yaman. Pagyaman, ha? Mga kaibigan, isa sa mga namatay na. Rene Laidestas. Yung programa namin noong araw, nag-enjoy naman ako sa pag-aartisa. Ako'y na-nominate for Best Supporting Actor. Mahirap na sa pag-aartisa. Noong unang, ang iksin ako, lagi ako may kahalikang babae. May kalaplapang babae. Nagsawa sila. Nagsawa ang mga producer. Bigyan ako, babae. Binigyan ako, kahalikang lalaki. Tiniis ko yan, kapatid. Nararamdaman pa. Habang siya nilalap-lap ko, parang may steam wool na dumidikit dito. Pero alam mo kapatid, nung una nandidiri ako, napag-aralan ko rin, nasarapan din ako. Ako naman ang ganyan sa pag-aartisa, aminin ko sa inyo, Japan, United States of America sa pagko-concert, maski Europe, narating natin, Japan. Tapos ito ay United Arab Emirates. Pagbalik ko sa Pilipinas, ang hindi alam na maraming tao, ang pagiging artista ay hindi ibig sabihin pag artista ka, ay marami kang pera. Yan ang katotohanan. Kasi pag wala kang trabaho, pag wala kang project, wala kang kwarta. Kaya ngayon, nakukuha na maraming artista, pag kumikita, nag-i-invest. Kaya mas kita nyo kaibigan ko si John Lloyd, walang project si John Lloyd, pero buhay si John Lloyd. Kasi may ipaupahan yan eh. Naintindihan nyo? Passive income. Sa Pasig, kasi kasama ko yan, kapabata ko yan sa Santolan, Pasig, doon ang kanyang building. Mga kaibigan, nagbago buhay ko nung na-invite ako sa JC katulad yung first timer na nakaupo dyan. Maski si Jojo Alihan na-interview tayo at dapat yung may ring team kanina. And right now po, ako po ay inawardan ng JC ng speaker for all. Wow! Most English speaker at higit sa lahat, most required speaker. Hindi ako magtatagal. Ipaniniwala ko lang sa inyo ng konti. Hindi pa paano gawin ang negosyo. Kasi kahit anong paliwanag ko kung paano gawin ang negosyo, ay hindi mo maintindihan. Kasi katulad ko nung araw, nung ako nakaupo dyan, ay hindi ko naintindihan paano gagawin ang negosyo. Hindi mo kailangan maintindihan kung paano gawin ang negosyo. Ang kailangan mo ma-realize kung bakit mo kinakailangan sumali.
Kasi madali lang pag-aralan pagkasali ka na. Okay? Bakit? Tingnan nyo to. Ang siguradong bagay na mangyayari sa ating lahat ay mamamatay tayo. Aminado ba tayo? Yes. Lahat tayo mamamatay. Ang tanong kailan? Hindi natin alam. Wala nakakalam. Okay? O ito na ngayon. Swerte mo pag tumabot ka ng 80 sa komunyon. Sa panahon ngayon, 8 years old, napakaswerte mo. 7 years old, napakaswerte mo pa rin. Ito lang yan sa mabubuhay ng maraming tao. Ipinanganak. Hanggang 10 years old, wala ka naman problema dyan eh. Kasi ikaw ay may nagpapakain pa sa'yo. Sagot ka pa ng magulang mo, mabubuhay ka lang, katawa ka lang, katututo ka lang, maglaro, nag-i-enjoy ka lang sa buhay mo. Hanggang sa umabot ng 90. Kailan nagsisimula magtrabaho ng isang tao? Average? 20 years old. Ang nangyayari sa maraming tao ay ito. 20 years old hanggang 30 years old, nagtatrabaho pa rin. 10 taon nagtatrabaho. Hanggang 40 years old, nagtatrabaho pa rin. Ang masakit, hindi pa gusto yung trabaho mo. Hanggang 50 years old, nagtatrabaho pa rin. Yun, eh kung aabot ka ng 50. Eh kung hindi ka umabot ng 50, hindi ka healthy. Eh di ngayon, pagka binilang mo, ang tumas sa kapilang buhay, mas mahaba pa yung mga panahon na pinagtrabahuhan mo kaysa nag-enjoy ka. Ang tanong, kaya ngayon kanta ko kanina, ang tanong dapat sa sarili natin, nakukuha mo ba pangarap mo habang tumatanda ka? Ay maraming empleyado na wala nakuha ng pangarap. Yung amo nakakuha ng pangarap, ikaw hindi. Kasi, trabaho ang nasa isip. O ngayon, pinagbuti mo trabaho mo, talaga naman. Umabot ka na 60 to 65, narating mo pinakamataas ang posisyon. Pero kahit marating mo pinakamataas na posisyon, dahil empleyado ka lang, out ka pa rin, dahil retired ka lang. Ngayon, ang isang napakagandang tanong sa sarili mo, at para sa ating lahat, it also goes for me. At the age of 65 years old, ask yourself, marami ka kaya pera? Kasi kung hindi ka maraming pera, kung wala kang pera, aasa ka sa mga anak mo para pakainin ka. Yun, eh kung maganda ang buhay ng mga anak mo. Eh kung maganda ang buhay ng mga anak mo, masama naman ang ugali ng mga asawa. Marami akong nakikita ng kawawang patanda. Ito pa masakit. Yun, eh kung may anak ka. Eh kung dating ka. Wala kang anak. Naintindihan? Yes. So what's my point? You have to make it sure right now. Ano ang ginagawa mo ngayon para paghandaan ang retirement mo? Kasi kung mananatili kang empleyado, ang aasahan mo retirement fee, gano'n lang kaliit yan. Ngayon, may tanong pa akong isa. Ano kaya ang mas mahal, oras o pera? Oras. Bakit? Ang pera, kung mawawala sa'yo ngayon, kaya mong kitain pa ulit? Kung may oras ka ba? Yes. Samantalang ang oras at pagkakataon na itinapon mo at lumipas na, isang araw matanda ka, gusto mo ibalik, hindi mo na kaya ibalik. Tama. Kasi so ano yung ibig sabihin? Kung ano ang oras, kung saan mo tinatapon ang oras mo ngayon at ginugugol ang oras mo at effort mo ngayon, ay siya rin buhay na tinatapon mo. So kung ibubuhos mo lahat ng oras mo sa pagtatrabaho, ibinubuhos mo ang pagkatao mo, ang buong buhay mo para sa ano mo. Tama. Hindi ko sinasabi masama magtrabaho. Ang sinasabi ko lang, hatiin mo ang oras mo. Huwag ka sana magtrabaho ng buong maghapon na trabaho. Humingi ka. Huwag sana 12 oras. Agad maaari sana half day ka lang sa trabaho. Kasi yung half day, yung kalahati ay pwede kang magnegosyo. Ano namang klase ng negosyo? Ayan. Traditional business, pag sinabi traditional business, pagpalagay natin Jollibee, kailangan may malaki na puhunan. Sa Aristari store ka lang, laki-laki na puhunan dyan eh. No. Ngayon, may isang klase business na hindi naintindihan ng mga mokong sa labas na ang networking is really business. Networking ang tawag sa Pilipinas. Ang talagang tawag, network marketing or multi-level marketing. Sa mga tanga, ang tawag dito, scam. Sa mga bobo, piramide ang tawag. Huwag nila akong kausapin dahil marag sila sa akin. Hindi nila alam, this is the business of the 21st century. Bakit?
sa halagang maliit, may kapalit na package, magsisimula ka ng negosyo, aaralin mo, magte-training ka, pag kumikita ka, wala kang babayaran ng empleyado. Wala kang babayaran ng kliyente. Wala kang babayaran ng pwesto. Wala kang babayaran ng lisensya. Wala kang babayaran ng permits. Wala kang babayaran ng tubig. Sarili mo ang ikinay mo. Tama eh. Kasi bayad na lahat. So anong mas maganda? Traditional o networking? Tapos na ang seminar na ito. Sumali na kayo. Ayoko na tapusin ito. Takwan doon na. Sa kayo na kayo eh. Okay? So diretso na ako mga kaibigan. Pinakikilala namin si JC Premier. Anong income potential pag gumagamit?